Hi guys, what's up? This is Jay and welcome back to Wasabicats Unbox episode 35. Yan, medyo natagal yung pag-unbox natin dahil tayo medyo naging busy. Dapat 2 weeks ago pa ako mag-load ng ating unboxing video para sa big guy na to kay GP02 RX78 Physalis. Yan, so simulan na natin. So itong kit na to is na-release noong... Siyempre, titin ako muna sa baba. 1998 pa. So until now, hindi naglalabas si Bandai ng bagong version nito. Ito pa rin yung nire-release nila. Pero yung box nga lang niya, imbes na kulay red yung Bandai is blue na. So ayun, sana hopefully sa mga darating na months or taon, maglabas sila ng 1.5 man lang or 2.0 nito. Katulad nung sa RX-GP01 tsaka GP01 OFB. Di ba yung tatlo na yun, napakatagal na wala man ng bagong version na nilabas. So I'm not sure kung anong binabalak ni Bandai sa mga future releases nila, but I hope na sana maiisip man lang nila na may naghihintay, no? Although may PG naman ng RX 78 na GP01 na FB, pero still, di ba, itong GP02, it really deserves a 2.0 or 1.5 man lang. So yun nga, nilabas tong kit noong 1998 and galing siya sa anime ng Stardust Memory. At kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Napaka-action pack ng anime na yon, ng series na yon, no? Dahil first episode pa lang, napaganda na nang nangyayari. Kaya, ano masasabi ko sa box na to? It's huge! Yan, medyo malaki siya. Nung araw kasi hindi ganito kalalaki yung mga box ng mga Master Grade. At, for, ano na, ilan to na ba? 1998. So, 30 years ago. 22, 98, 2000. 20 years pa. Okay. 25 years, tama ba? I'm not sure kung tama yung bilang ko, mahina ako sa math. So 25 years o 20 years ago pa tong kit na to na release, napakatanda na talaga niya. At one thing I like about sa mga classic kits na nabanggit ko nga nung nag-unbox tayo ng GP01FB is yung design. Yan, yung box art. Noong araw, napakaganda nito, no? Nung tayo bata-bata pa, napakaganda na yun, napakaganda. Ito yung mga pinangarap kong kits noon na hindi ko mabili kasi nga tayo, batang-bata ka, wala kang pera. At yung pinaka-highlight nga is yung mga box art, yung mga photos sa gilid ng box in which titingnan natin mamaya. So ayan siya, at ito yung kapila. So, we still have this in stock sa ating shop, I think. I'll check it out then dun sa ating website. I'll also post the price sa video natin para may reference kayo. Ayun nga, natagal lang kasi talaga yung pag-unbox natin. Kaya I do apologize for that. Sana yung mapatawad niyo ako. Anyway, pang hinihintay ko, alam po naghihintay na kayo. Tara, let's unbox! Alright guys, if you haven't yet, kindly subscribe naman sa ating channel sa Wasabicats by Wasabitoys. And also, if you're interested in buying this kit, kindly visit our website at www.wasabitoys.com. You could also send us a private message sa ating Facebook page, which is Wasabicats or Wasabitoys. At ang sasagot dyan ay ating one and only boss, Patrick Alvin C. Now, let's proceed with the box art, yung pinaka-front cover niya. So, it's noong araw kasi, no? Yung mga ganitong style, yung CGI illustration is napaka high-tech na sa amin. And that was the 90s. At tinitingnan ko lang ito sa isang shop doon sa Green Hills. Hindi ko siya mabili. So I'll just check the box. Tinitingnan ko. Sabi ko, someday magkakaroon ako sa inyo. And there we go! 20 plus years, eto na. Nagkaroon din tayo. Again, tingnan nyo naman. 1998. Oh my God! Yan. Nagre-reminisce lang ako nung titingnan ko ito na wala akong pambili. So anyhow, sa top ng box pala guys is just the same kung ano yung nasa front. So yun, naka-focus lang kay RX78. So meron siyang ID dyan kasi baka mawala siya sa space. So UNT Spacey Prototype Tactical kasi nga may nuke siya, may tactical nuke mobile suit. So this is a master grade. At sa baba, it's also the same kung ano yung nasa top front. Ganun din. And ito yung pinaka gusto kong part sa classic kits like this one. Yung illustration or yung finish
painted product o painted kit. So front view, yan, focus tayo. Diba? Wow, napaka-astig. So, syempre, painted na yan. I'm guessing there will be a lot of things that we need to do to make it look like that. And the back part, so yun yung tactical na bazooka niya. Uy, hindi ko napansin yung kanyang ano, waist, parang may ano ng zaku. Yung pabilog. And then, cockpit hatch open mode. Kakaiba yung cockpit niya. Pabilog. Beam saber. Knee cover, kasi baka madapa siya. Although nasa space, so I'm not sure ba't napakalaki ng knee cover niya. The head, yan. Ito pinagusto ko dito kaya na Physalis yung kanyang head. Kakaiba kasi. The binders, ito yung nakakabit sa braso. Braso ba? O sa shoulders ni Physalis. Kasi nga, made for space talaga siya. Kaya napaka dami niyang boosters. Of course, yung backpack na napaka, medyo plain lang, pero it looks good naman. Tara, let's check out the other side. Freya, say hi. Hi. Hi, sabi ni Freya. At titingnan natin ang leg part and foot. So, may boosters din dito dalawa. And yung internal frame. At, yan. Focus na yung konti. Ito yung hand. I think the hand is, kakaiba. Iba yung color niya sa internal frame. Internal frame, I think, is German gray. And the hand is a light gray. So, we'll see that later on. And for the shield action, so this is my favorite part actually for this kit to. Yung shield niya napaka-unique kasi na itsura, napakaganda. Ano kaya tong ano dito? Sana ano to, naka-ukit, no? Hindi siya just a water slide or just a sticker. And yung likod. So ito yung weapon. So yung long part ng kanyang tactical bazooka is nasa likod ng shield. And then yung short part naman is yung nasa backpack na kalikod. Nasa likod. At yung tactical nuke. Ito yung tactical nuke kasama. Baka sumama ito, delegado. At beam saber. So that's it for the weapons. Ito lang. So wala siyang rifle. Wala siyang other weapons besides this one. I think siguro may Vulcan. May Vulcan siya sa ulo. Siguro siyempre. Parang yun lang yung kanyang magiging close na weapon. So for the price, I'll post it here in the video para makita nyo. Ako'y medyo excited na. 2 weeks ago ko pa ito gustong buksan kaso wala akong oras. Medyo busy tayo sa trabaho natin. Siyempre, we have a day job as well. Kung pwede lang tayo mag-unbox na mag-unbox, bakit hindi? Pero siyempre, we have a family to feed. So anyway, tara! Let's, ito totoo na ito. Let's unbox! Finally, after 2 long weeks of waiting, ma-unbox na natin si Ganda Mark 78 GP02A. Tara. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa. No? Medyo malaki talaga yung box niya kaya nahirapan ako ipresto. Scotch tape run. Scotch tape. 2. Dalawa lang pala. 1, 2 lang. And na! Let's unbox! Uy! Whoa! Nagulat ako doon. Nagulat ako sa nakita ko. Ang ganda. Wow! I'm speechless. No? Kasi ngayon pa lang ako nakapag-open ng gantong yung pinaka-cover niya para sa runners is naka-slant or naka-ganyan. Ang ganda, ang sarap ipa-frame. Ayun, focus natin, di ba? Napaka-sharp ng photo, ng illustration niya, o ng photo niya. Ay, may magpapa-frame. Wow, yan. Nahinto ako doon, no? Nagulat ako sa nakita ko. Papaframe mo talaga yan. Alright, so, tingnan natin yung manual. Nasa ba yung manual nito? Uy, dalawa. Meron siyang divider sa gitna, no? Tingnan natin yung manual. Parang walang manual. Parang nakalimutan yung Bandai, walang manual. Ayun, nakita ko na, nasa ilalim. Siyempre, nasa ilalim. Nasaan pa ba? Alright, so, let's take a look at the manual muna. So, yan yung Physalis. UNT Space PC Prototype Tactical Mobile Suit. Ilang runners kaya siya? Let's find out. So, ito yung sa manual, yung back part niya, yung back photo niya, no? Yung sa top cover kanina is yung front. So, wow. Ito pala yung laman sa loob. After 20 plus long years. And, anyway, so, it's all in Japanese, syempre, RX-78.
GP02 and Physalis. So I'm guessing this is the features or some history about the unit. Ito yung binder open mode. So ito yung close mode, open, close, open. Picture niya. So thrusters, tatlong anime thrusters plus dalawa sa paa. 2, 4, 6, 8, 10. May umakam sa backpack pa yata yan. Anyhow, so yan. Ito na yung CGI illustration ulit. Sayang talaga, na is in Japanese. Hindi ko masyadong ma-ano sa inyo. Well, hindi ko mabasa talaga. Ayun yung mga parts. So I'm not sure if those are for the white. O, ne, part siya nung ano. Technical information siya. Kasi may 60. So, number 20 is 60mm. So, I'm guessing that's in the head. Oh, tama. So, meron siyang Vulcan. 60mm Vulcan kanan. Alright. So, tingnan natin. Yung sa baba naman. Ito muna, pakita ko muna sa inyo. Yung shield. Atomic Bazooka. Ayan, ha. Beam Saber. So, tama nga kasi Atomic Bazooka. GP01. GP02A. Atomic. Next is the runners. Parang konti lang runners na, looking at it. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 runners all in all para sa GP02A. Pinakaunang bubuin nyo is yung head. Ayan siya. So page 1, buo na ba kagad yung head? Head ba to? O, oh, tama ito. And then, ayun siya yung head. Manipulator hands. Nagagalaw lang yung index finger. And yung arms. Wow. Isang page lang lahat yung head. Hands siya kayo yung arms. Medyo manipis yung ano niya. Nagulat ako sa manual actually kasi medyo manipis. Head parts illustration. Napakaganda. Ang ganda sa loob, oh. Diba? And yung siya 276, so pang 276 na siyang unit. At yung cockpit niya is also bilog parang sa Wasabi. And yung ano yung tactical nyo sa likod, oh. Diyan magagaling. Tapos i-reload niya yung cannon or yung bazooka. And this is for the leg. Legs na kagad tayo, ang bilis. So kahit kakaiba ang leg talaga kasi nito, medyo malaki at malapad. Siguro para sa balance, I'm not sure. And of course, sa binders naman. Uy! Yan. Whew! Okay. Physalis. So, ayan siya. Shrington Battle. So, may, I'm not sure. Parang Shrington yata is yung area sa episode 1. Yung training. Kung saan nag-training dati. Kung saan nag-training yung abida natin. Tapos Solomon area, dyan na yung sa space na yan, dyan nagka ni-launch ni Gato yung atomic weapon niya. Maraming namatay. Ay, nako! Spoiler! Spoiler alert! Sorry. So, ayan. Atomic bazooka. Ayun, dinudugtong pala siya. Kasi nga, sa likod, kukuha niya yung barrel na sa likod ng shield and dudugtong niya naman niya. Dito sa backpack niya. Nabubulod ako for some reason. And yung kulay, painting guide, yan. Contact nyo lang si Zerk at si Arcom sa mga painting needs nyo. Front view. Ccigaux. Cockpit. So, ay mga nasa, may ano sa, ano, sa binders. Sa binders, mayroong pistons. Ang galing. Diba? Stig. Next page is, ayaw magbukas, is 4D, meron pa yata. Oh yes, meron pa. Legs ko. Next page is yung continuation ng legs. Ayan. Parts wise, hindi ganun kadami. The usual. Usual sa mga old kits. At yung body, ito na pala kagad yung body niyo. Ang konti, buo kagad. Or baka maliit lang yung illustration. Either of the two yan. And leg frame. So, may mga illustrations dito sa leg. Diba? Ang ganda. Weapons. Ayan na. Yung bazooka. At yung shield. At beam saber.
Next is assembly. May isa pang page yan. Ah, medyo madaming page din. Medyo manipis lang. And then, this is for the weapon. Ayun, no, hati. And yung kanyang waist or torso. Backpack. Yung isang part ng bazooka. At yung shoulders. Flexible thruster binder. Ayun, ikakabit natin sa shoulders ni GP02. For full control at maneuverability sa space. Ang ganda ng design. Diba, Steve? Next page is the body assembly na. At meron pang part dito for, saan ba to? Not sure which is this for. Sa binder pa rin. Ah, sa binder pa rin pala. Ayan, yung mga binders na. So, medyo maraming parts na maliliit para sa binders at yung body assembly pag nagawa nyo na lahat halos. Ayan. And next page is a binder pa rin. Binder 2 yung pinaka-final parts niya. Kinakabit na. And dito naman para sa shield. Ayan. Ang ganda ng shield. Okay. So, isa sa nagpaganda ng mga ganitong kit actually si Reginald Samara. Sinari niya before sa GMKC. Napakagandang gawa niya. Ibang klase. Ibang level talaga. Mga gawa ni Reginald. And next is the ano to? Beam saber. Ano to isa? Ah, yung bala yung tactical nuke na dyan. And ito na yung final construction. Tapos, ayun na siya. So, kukunin niya muna sa likod ng shield. At ikakabit sa kanyang back na part, nandiyan yung barrel papunta doon sa pinaka main part for the nuclear launch attack detected sa seal. Ito yung shield talaga, ibang klase. Tingnan natin mamaya kung kailangan pang i-scribe or not. So ito yung pinaka final. Yan, ito naman yung back illustration at yung side view niya na illustration din. So there we go guys. Ito na yung pinakalikod. Tara! Check naman natin yung mga runners. Sabihin muna natin itong manual. Simulan natin sa pinakaunang nakita kong runner is yung I think this is runner A kasi multicolored. Yan pala, madalas parate. Tingnan natin kung tama ako. No, I'm wrong. And this is runner B. So, yung mga part na yan, I'm sure kung saan. Kulay blue. Dalawa yung kanyang ano, beam saber. Dalawa yung kasama siguro. And nandito yung mga clear parts. Yung hand. Old school. Tingnan natin. Siyempre, bubuksan ko para sa inyo. Ayan. So, sobrang dami natin na-unbox. Hindi tayo makapag-start ng bagong project. As of the moment, I'm still working on the PG Mark 2. So, nagsubscribe tayo doon kaya medyo matagal. Ayan. So, medyo madulas yung plastic niya, no? So, after nyo siyang lihahin, kung gusto nyo siyang i-gloss, I would suggest washing it down muna para kumapit yung primer. So, ayan. Makita nyo naman yung mold lines, which is easily fixable naman. Lihahin nyo lang. Blue niya is may pagka-dark blue. Kung ano yung color sa camera, it's actually the same sa actual unit. For the hands naman, yung kanyang pagka-gray is light gray. Iko-compare ko mamaya. Oh yes, light gray talaga siya. Nakita ko nandun sa baba. Compared sa internal frame, mas light yung color niya. Next, runner is this one. Yung hawak ko kanina. yung clear parts. Ayan, tingin, siguro para sa camera, sa mata. Ay, tama sa mata. Ayun yung mata niya. Alright, so baka mawala. So, next runner is runner ito. F Foxtrot. Runner Foxtrot. Buksan natin. At andito na rin yung stickers. Check natin yung stickers. So, yung red niya, wow, laki ng paa. Parang tanke. Parang candy red, no? I wouldn't say na red na red. It's like candy red. Is a bit different from the usual red that I see sa mga RX na model or masama ano lead units. Mas dark yung red nito. Siyempre, makapal because it's an old kit. Grabe naman. Next, nandito din pala yung sa head.
yung sa face niya. Sa runner rin siya F. Check natin yung stickers. Dati may mga unboxing videos ako na nakakaligtaan ko talaga buksan to. Hanap tayo ng scissors muna. Ito. Kay Jello, pwede ng scissors mo. Check natin. Huwag natin i-open all throughout kasi babalik pa natin. Alright. Uy, tatlo. So, ang nakuha ko ngayon is yung foil stickers. Nandiyan yung mata. Para sa mga yellow parts, kung yung mag-stickers o kung yung mag-paint. And those are, well, I'm not sure kung saan nalagay yan. This, I'm think sa camera, sa head. Sa top ng mata. Next is a dry transfer sticker. Ayaw magpakuha. So, ayan. Dry transfer sticker for the logo ng 02. Kasi RX78, GP02. Ang gumawa sa kanila is Anaheim Electronics. At syempre, yung Xeon logo. Kasi na-capture na siya ni Gato. And yung pipipit, yan. So, may sticker pala nung sa shield. So, sana nakaukit, no? Hindi lang basta sticker. Para at least medyo may dating naman. May depth. So, ito yung stickers na clear. So, tatlo yung kasama niya stickers. Foil stickers, dry transfer, tsaka clear. Stickers that I won't be using. Yan. Hanap tayo ng water slide for this kit, no? Pati yung sa RX 78 na GP01. Next runner is runner. Ano runner to? J for Jaguar. Yung pagka white na, it's not white. May pagka grayish, light grayish, dark white yung dating. Para siyang cream. Hindi ko na masabing cream. So, kung nakikita niyo yung color sa camera, it's the same kung ano yung kulay, actual kulay ng unit, no? Kaya maganda yung pagkakali ng Samsung. So, there are two J runners. I think, ano to? Baka sa binders to, I'm not sure. Ito, sa binders. Siyempre, sa binders yan. Medyo marami tayong flash mode na lilihahin. Oh, naka-ukit, oh. Good, good, good. It's a good sign. Then, this is runner J. Next, runner A. Nakita ko na yung shield. Dito naman tayo sa shield. Dito naman tayo sa internal frame. Alright. For the internal frame, it's dark gray or German gray. So, yung kanyang kulay. This is runner I, India. So, there are two runner eyes. Eyes to the runner eye. So, ito yung part ng internal frame ng binders niya. I think this one is also for, I think these are all for the binders ng runner eye. Next is runner. Runner is this? Runner H. Alright, there are two runner H. Kasi nga, dalawa yung legs. At hati siya. So again, this is a dark gray. Dark gray siya. Or German gray. Ayan, 1998. Bandai, made in Japan. Ayan. Kung nagko-collect pa lang kayo ng Gundam, I would suggest getting those classic kits muna before you receive the new one. Well, there's nothing wrong with that, no? Bili kayo naman bago. Pero syempre, bihira na kasing ilabas yung mga luma. Sobrang tagal sila mag-produce ulit. So, if you have the chance to get one of those kits na nilabas yung 2000 and below, get one to add to your collection. So, ito yung sa legs. This is runner H for hotel. Next runner is runner. So, I'll be saving this for last. Save the best for last, sabi nga. Another runner for the internal frame. I guess this is for the legs. Or not. It's actually for the backpack. So, this is a backpack na runner. And some of the parts for the manipulator hands or fingers. Uh-huh. And this one is for the waist. Yeah, it's a waist yan. Yung, ito yung nasa head eh. Parang vents niya na kulay gray. The usual yellow is not there. It's using the vents for color gray. At yung kanyang V-fin na nakabuo na. Wow. I'm not sure if this is a good idea na ginawa. But still, andyan na yan. Ano ba?
I'm not sure if I need to clean this up. Mukhang hindi. Mukhang ganun talaga yung design nito. Alright, so once again, this is runner D for Donald or Delta. Yan. Next runner is for the bazooka para dun sa kanyang tactical nuke. The atomic bazooka. Or atomic bazooka. So medyo mahaba siya. No? Ano yung size nito? Compare natin sa hobby knife. So almost the same na siya ng hobby knife without the blade. Well, actually, it's the same. Ayan. Ang haba nitong ano. Nga lang, hati siya sa gitna. You have to glue this part. And up to sand. Nagat magpantay. Oh my god, Patito. Hati rin. Georgie, how did you manage to fix this? So runner A, runner, ano ba to? Runner C. Charlie is all about the weapons. For the bazooka. At yung tactical nuke. Hati din. Ito isa. Ah, okay. Hmm. Weird. So kaya nalagay ito. Again, I guess dito yan siguro. So ayan, may maliit pa na part. Careful kayo, baka mawala yung part ng 17. Next runner is runner. Runner, ah hindi mo. Ayan, kunin natin yung divider. This particular runner is quite huge. It's quite big. Pinagsama nila yung sa binders, sa legs, sa shin at sa shoulders. Yes, ayun yung shoulders. Check natin ulit. Yan. Medyo malaki siya, no, na runner. Dalawang runner na pinagsama. So, this is for the binder na hati. Okay. Sa legs, yes, hati rin siya. You have to glue that part. And yung sa shoulders. Ito yung parawa. Ayan. Ba? Stiga. Okay na nila. Okay na din siya. Workable naman kasi yung mga hati-hati na yan. Glue lang katapat yan. And yung sa waist. So this is runner A. Oy, ito yung runner A na kulay isang color lang. Wow. May ganun pala. Ngayon ko nalaman. Alright, so for the next runner, ito yung huli ko yung shield. Huli ko yan. This is runner, ano wala runner to? So, nandito yung polycaps kasama ng runner G for golf. Alright, so this is runner G and the other parts for the legs is here as well. And for the waist parts, ito yung front skirt and back skirt. So, I'm not sure if this is a back skirt or this is a front skirt. And also for the part for the head, which is divided in two. Kailangan nyo i-glue. Nakaiba yung head niya, no? Bulky. May round types. Ito yung sa waist, nabi ko na parang may ano ng zapo kasi medyo rounded siya. And may details siya, pero not that much. Hindi ganun kadami yung details. Kung gusto nyo nagdagaan, you have to scribe. Siguro, design nyo na, naging na mga lines dyan para magkaroon. Hindi siya magmukhang plain. And this, I think, is for the side skirts. Yeah, kasi ito lalabas yung ano, yung espada niya, yung kanyang beam, saber, beam, yan. Right. For the polycaps, not that much. It's the normal number of polycaps na mako-compare ko rin sa mga iba. 1998. So I guess this is specific to the RX-78 GP02. Since yung year is the same, so that's the polycaps. Hindi ba naman siya madulas? Okay pa naman. And last but not the least, or not yet kasi dalawa yung runner sa loob, unahin natin to. So for this pack, this is the runner K for the, well, I'm not sure kung saan parts to mga to. I think this is for the binders na mukha siyang pistons kunwari that you have to color separate to make it look real or make it look realistic. And yes. Whew. Alright! Nakita ko na gusto ko makita. Yes, naka-scribe yung logo, yung icon, yung symbol, whatever that means. And yung triangle dyan. Ang dami pwedeng ilagay dito. It's begging for a scribe. So, isa-scribe natin siya using mad
0.1 and then 0.4, 0.2. Kompleto natin yung mud. Hanggang, ano yung pinakami ng mud? 0.0 ba ito? Not sure kung anong 0.2. Parang hook nila. I got here somewhere. And this one, which I rarely use na. Madalas kong gamitin yung 0.1. So, alright. So, nakita ko na yung gusto kong makita. Kapal! Ito yung back part naman niya. It's the same color. Akala ko mag-iba ng color to. Na kulay. Pareho lang pala. So, that's it for the runners. So, that's it guys. Thank you so much for watching. Siyempre, before we go, shoutout muna sa mga tropa natin sa Wasabicats at Wasabitoys.